magandang afternoon, mga kapamilya! Welcome na naman nga po sa programang tunay nga naman talaga, hindi makabog-kabog! Ito po ang Hotspot LABE Live na Live. Kasama nyo nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho. Siyempre, hindi ko na patatagalin. Very excited ako sa mga makakasama at makakachikahan natin this afternoon. Pero bago ang lahat, happy Thursday. Tama di ba? Thursday ngayon, mga kapamilya. So, Thursday. Yes, Thursday. So, ang dami ko mga gustong mga itanong sa mga very, very special guests natin. Kaya kung kayo ready na, don't forget, i-share nyo na rin itong ating live-the-live na episode this afternoon. Patatagalin pa ba? Siyempre, hindi na. I-welcome natin, of course, ang mga bibida sa upcoming MMK episode. Unahin na natin a very good friend of mine, Paolo Angeles. Hello, DJ. Kamusta? Hello, mommy. And hello sa mga viewers dyan. Kamusta kayong lahat? Yes. Oo, parang kamakailan magkasama tayo para sa Ampalaya Chronicles. Pero this time for MMK naman. And syempre, this is my first time na makilala siya, makakwentuhan siya. I heard a lot of very, very good things about her. At yung ibang mga kaibigan ko, eh, mga nakatrabaho niya na. Kaya naman, ito na ang moment, Miss Rita Avila! Hello! Magandang hapon. Ang ganda mo, ha? Kabuga ko. Hindi ho. Kayo po talaga ang isa sa basihan talaga ng mukhang artista po, Miss Rita. Hindi po ganito po talaga. Ano lang po ito? Ito po yung tinatawag na gigising ng maaga para at least ma-achieve at maraming ilaw. Maraming ilaw. Pero sa inyo, kita nyo naman, kung ganyan naman yung fest ko talaga, makapasabi ako ng mga katagang winner at panalo. Diba? Pao, wait lang, Pao, ha? Go lang. Miss Rita, isang karangalan po na makachikahan po kayo dito, pero agad-agad gusto kong malaman, how are you po? Kamusta po kayo? Anak, po na. Kamusta ka daw, mami? Ay, ako pala. Sorry. Masyado ako namang hasa makeup mo eh. Nag-aaralan ko eh. Okay naman ako. Yun, nasa bahay lang syempre. Nililimit yung paglabas-labas. At kasalukuyang masaya kasi nga maganda yung pagtanggap ng mga nakanood ng part 1 ng MMK namin. Tapos meanwhile, ano lang, kasama ko syempre yung mga pets ko, asawa ko, anak ko. I do some vlogging also, yung mag-ina vlog. Tapos I read a lot. Tapos ano pa ba? Ganun-ganun lang. Tapos ano, syempre medyo domesticated yan. Taping. Balur-balur lang tayo lahat. Pero in all fairness naman, sa part 1, pinag-usapan at talaga namang ang daming magandang feedbacks ang nabasa natin sa Twitter, sa Facebook, kaya lahat excited mo na for the part 2. Siyempre, Pao, ikaw, how are you? So, Jai, ganun pa rin. Gym, jogging, and halos yan lang eh. Tapos kung aalis man ako, hanggang dun lang sa bahay ng girlfriend ko. Sa ibang bahay, bawal mo. Mga talaga, friends. Dapat hindi mo gawin yun. Dapat talagang sa girlfriend mo lang ikaw na bahay. I mean, yung hindi sa barkada. Okay. Sa barkada, bawal. Okay. Walang iba. Tama. At least malinaw. Klarong-klaro tayo dito. Klaro. Malinis. Oo, no? Pero syempre, gusto kong malaman, ayan, dahil nakapagkamustahan naman na tayo, pag-usapan natin itong MMK Part 2 episode. Miss Rita, ano po ang nakapagpasabi sa inyo na yes, I will do this episode, gagawin ko ang kwentong ito? Eh parang, diba, kami ng lola ko nung napanood namin kanina lang, nung nag-lunch kami yung pinaka-aabangan sa Sabado, ito na yung parang sasama na yung role ni Pao sa mga anak, diba? Ganyan, tas in love sa mas baget. First time niyo po ba na tumanggap ng gantong klaseng role, Miss Rita? This is my third time to be paired with a younger actor. Yung may ginawa kaming movie ni Edgar Allan Guzman. Yung kami lang as lovers. Tapos may ginawa rin ako with Martin Del Rosario.
Pero ang pinakanailang ako, honestly, kay Paolo, kasi nga, anak-anakan ko siya. So, yung, di ba, iba yung dating eh, yung, kasi kami ni Edgar, nagkakilala lang talagang nung shoot na. Tapos si Martin din, hindi ko siya kakilala talaga. Yung, so parang artista to artista ang dating. Eh si Pao, tao sa tao. So parang nakakaloka, di ba? Yung nabasa ko yung script, parang may ganito, may mga akapan, ganyan. Wala! Kung ano, paano natin gagawin to? So talagang nag-usap kaming mag-inan, dami naming tanungan. Sabi niya, mama, turuan mo ako ha, tulungan mo ako pagdating sa set, ganyan. Kaya lang, syempre, who will say no to MMK? Kasi, di ba, pag gines ka ng MMK, alam mo agad magandang gagawin mo eh. Diba? Tsaka after ng kontrabida role ko sa Asia, syempre masarap yung makikita naman nila ako sa talagang totally opposite na character. Speaking of Asia, ano, nakakagigil nga po kayo doon eh. Sabi nga ng lola ko, kasalanan nyo nga daw po lahat kasi yung, parang kayo yung sulsul ng sulsul kay ano eh, kay Elias, diba? Diba po? Yeah, oo. At least in fairness, totoo nga naman. At least dito sa MMK nyo naman, ano naman, ibang range of Miss Rita na naman ang ipapakita. May variation lagi. Grabe, no? Pero kasi Miss Rita, si Edgar tsaka si Martin, parang mas ano eh, mas medyo Martin, Edgar, pag narinig nyo to, walang personal, mas may edad sila kay Pao, di ba? Si Pao kasi mas bagets na bagets talaga. kaya siguro kinikilig yung mga viewers dahil baby pa si Pao. Oh. Oh, ikaw, Pao, from Ina Raymundo, na nung una sabi mo nga eh, na na-shock ka din, na gano'n na yung mga roles na binibigay. Tapos ngayon, of course, napakahusay na actress. Miss Rita Avila naman ang love team mo na. Love team talaga, di ba? Oo, napamessage si Barbie Imperial, di ba? Sabi, ay, talaga naman din, ano, love team na. Di, ano, Jessie Barbie. Wala. Eh, may labas na di ba nga nagsama kayo sa Taiwan that I love kin eh. Hindi, syempre, ano, nung nalaman ko na si Mami, sabi ko, sige, go, ganyan. Pero at the same time, talagang ano, bago pa magsimula, as in days, yung kaba ko parang hindi na ako pinapatulog talaga. Alam ni Mami, kabahin akong tao talaga. Tsaka sila direct FMR, kabahin talaga. So yun, pero gaya siya sabi ko kasi pag gaya na partner ka kila Mami, kila Miss Ina, kila Mami, and sa iba pang mga veteran ng actress, parang ano, madami ka talagang matututunan na hindi mo pa na natutunan dati. Parang marami kang makikita sa kanila yung paano talaga gawin yung trabaho, ganyan. So at the same time, parang blessing talaga siya kasi bukod sa nabigyan po ako ng project, madami din po ako natutunan sa kanila. Yun, tsaka masaya yung taping namin, kami ni Mami ang magkasama. Most of the time, nag-uulitan lang kami. True. Kasi kung hindi nyo po naitatanong kapamilya sa mga nanonood sa atin, before we go live, parang nag-reminis sila on a Thursday, di ba? Napatrowback sila sa araw-gabi nila, ng mga shoot on, at nagkikwentuhan sila habang ako po ay nag-noseline. Habang ako po ay nag-noseline nung nagkikwentuhan at nagkakamustahan sila. Pero gusto ko pong malaman, Miss Rita, pagka ganyan po na mga nakababatang artista po yung nakakatrabaho po ninyo, paano po yun? Kayo po ba ay iniintayin nyo po na mag-ask sila ng advice sa inyo na, Miss Rita, Mami, paano po ba natin to gagawin? O bilang kayo po ang mas may knowledge sa industriya, kasi po ang dami nyo na pong mga nagawang mga magagandang project, nagkukusap po kayo, nagbibigay? Paano? Sa experience ko naman, kapag kailangan na advice ng co-actor ko, nagtatanong naman, or kung halimbawang nararamdaman ko na baka nahihiya siya or naiilang siya or hindi niya talaga alam yung move na gagawin niya, syempre, aside from the director, magsasabi din ako ng suggestion ko para makatulong sa kanya. Ay, kumbaga parang ano, teamwork talaga lagi, bigayan para mas maging... Oh, yes. Oo. Sa chemistry niyo po, dahil nga sabi niyo po na ilang kayo nung una kasi
mommy, anak-anak. Paano niyo po win-workout yung mga kilig-kilig scenes sa screen? Pao and Miss Rita. Ikaw muna, Pao. Paano ginawa mong effort? Kasi syempre, ginawa ko lahat ng aking powers. Lahat ng aking powers ay aking ibinigay. Tula. Spoken poetry pa din. Siyempre, si Mami, maganda si Mami. So, natural, gigiligin ka rin naman talaga. Yung kailangan ko lang tanggalin yung tingin ko kay Mami na nanay. Yun talaga yung kailangan kong gawin. Kasi talagang sobrang naging close po kami ni Mami since araw-gabi pa lang. Kagaya nga po nung ang sayo akin, nalungkot ako nung nalungkot kami dalawa ni Mami na di kami nagkasabay sa lock-in. So yung relationship po kasi namin talaga parang mother and son. So yun po yung kailangan kong i-effort. Kaya nga po sabi ni Mami nun, nak, huwag mo muna ako tawagin Mami pag nasa set. Siguro, basta minsan kasi ako na ano pa rin ako sa sobrang sanay na ako na Mami, Mami, Mami. Minsan napapagano ako. Mami, natatanggal sa akin. Pero yun nga yung kailangan kong effort. Yun yung effort na ginawa ko. Kailangan ko isipin na hindi siya for now si Mami. Parang gano'n. Kasi yung respect, di ba, hindi mo rin talaga maaalis. Kasi, opo, kasi yung... Ah, opo, nakakamatanda na yung opo mo sa akin. Opo, no? Ano, Jai? Ayun, yun yung effort na kailangan gawin ng time na yun. Kayo po, Miss Rita. Sabi ko nga kay Pao, naku anak, ang ganda-ganda ng script. Huwag nating sayangin. Kailangan galingan natin, ha? Sabi ko, kalimutan muna natin yung pagiging mag-ina natin pag nasa set na tayo. Siyempre, as actors, ganun talaga, kahit may ilang factor, kailangan ma-overcome mo eh para makapasok ka dun sa character, di ba? Tsaka with the guidance of the director, tapos yung kilala na namin kasi yung mga staff, parang pamilya, we're all comfortable. Si Pao, nahalata ko yan, talagang umaga pa lang, alam mong wala siyang tulog, yung alam mong nag-aalala siya, tapos may tatanungin siya sa aking sequence na, Mama, paano to gagawin? Sabi ko, ano ba? Kumama yung gabi pa yan. Ano na isipin yan? Tapos yung mga romance-romance ano namin scenes, katawa, yung talagang nanginginig si Pao. Kunwari, ibababa lang yung strap na ganyan, nanginginig yung kamay niya. Tapos, lahat kami mga babae, kami talaga yung, hoy, ano ba? Tanggalin mo lang yung strap. Yun, pero pag napanood naman nyo, actually, I'm surprised kasi nung napanood ko na iba yung registration ni Pao sa screen. Yung minsan parang iba yung actual experience ko. Iba na rin nung pinanonood ko na siya, ang galing. In fairness. Ang taray mo, Pao, no? Every time na meron kang ginagawang ganyang project, the way na ikaw mismo personally, sinasagot mo yung questions, yung mga tanong sa'yo, parang sobra kang nahihiya, sobra kang parang natatakot doon sa mga bawat eksenang gagawin, projects na gagawin mo. Pero hearing from yung mga co-actors mo like si Miss Rita, tapos sila Ina dati, parang na-amaze sila pagka pinapanood ka na nila sa nandun yung magic sa'yo talaga. Kaya in fairness naman talaga sa'yo, pinag-uusayan mo naman lahat ng ginagawa mo. Anong comment ng family, ng girlfriend na ganito na yung mga roles na ibinibigay sa'yo ng management? Kumbaga, hindi ka na teeny bopper, hindi ka na show me how you hashtag, mga pag-alaman. Actually, masaya sila. Masaya sila lahat talaga. Yung iba nagsasabi na, oy, bro, or Pao, inaangat na yung role mo, magpaganda ka na ng katawan, ganyan. Puro ganun na. Kasi malaki po yung chunk. Kung di niya po alam, malaki po ito. Kaya yun, kailangan daw abs na ganyan. Pero masaya sila. Masaya sila sobra para sa akin. Oo, diba? Yung tinatawag natin na ano eh. Yung hindi ka mukhang in a hurry, yung rush na rush, diba? If it's really meant to happen, if it's really for you,
mapupunta talaga para sa'yo. May iba po tayo, Pao and Miss Rita, diba? Dito kasi syempre parang bata, tapos medyo may edad yung relationship, ganyan. Personally po, if kayo ang tatanungin, hanggang saan ba ang kaya nyong ipaglaban o hanggang saan mo kayang ipaglaban ang taong mahal mo? Pakinggan muna natin, syempre, si Pao muna. Kasi I'm sure si Miss Rita, ano yan, experience yan talaga, diba? Pao, kayaan mo eh. Like sa edad, ganyan? Pagkalaban ko teksto sa tanong na hanggang saan mo kayang ipaglaban yung taong mahal mo. Like, sige, if you wanna relate it sa MMK nyo, kung halimbawa sa edad siguro, sige. Tapos, bigyan mo din ng ibang sagot. Ano kasi ako, Jay? Loyal type ako na ang lola. Wow, medyo lola. Si Mami natawa. Naku, tatanungin ko mamaya si Miss Rita kung bakit siya natawa. Baka may mga naikwento. May mga na-share. Wala. Ay, okay. Hindi, pero ano, pag... Ito, ano to, no joke. Pag nag-seryoso din kasi talaga ako. Seryoso din talaga. Parang laban kung laban. And yung age para sa akin, wala naman na natawa. Hindi naman dapat kasi masyadong tinitignan yan. Except pag minor, syempre huwag ka papatol sa minor. Pero yung hanggang saan ko kaya paglaban, parang ang dami ko nang ginawang ganyan eh. Yung naglaban ko naman ng gandulo eh. Parang. Pero siguro ngayon, sa partner ko ngayon or sa magiging, kunwari, wala naman nakakaalam ng future. Pero sa partner ko ngayon, kung paglalaban niya ako, paglalaban ko din siya ng gandulo. Yan na rin, doon na rin papunta yun. Kung ako yung partner mo siguro while watching, no, baka parang sa'yo, ay, buo na yung araw ko, okay na, ayaw ka mag-work. Ay, di, alam niya yan. Okay na, charing, di ba, parang gano'n. Kabog, di ba, Miss Rita, ipinaglaban ka, ipaglalaban mo din. From Paolo ang loyal. Sana lahat loyal, no, hindi yung may jowa na. Mami, ba't ka naman natawa? Ano sinabi ko ako'y loyal? Diba, Miss Rita, no, sana lahat ganun loyal, yung may jowa na, pero hindi yung titingin ka pa ng iba pang mga sexy girls sa Instagram. Miss Rita, kayo po. Ako, paglalaban ko din, syempre. When I was younger, mas gusto ko yung matanda sa akin yung lalaki. Ideally. Pero hindi ko alam na ang fate ko is to fall in love and marry a guy who's 8 years younger sa akin. That's Director F.M. Reyes. Pero siguro dahil nga matalino siyang tao, mature siya, maganda yung values niya, nagtapat kami. Ganon. And nung time na yon, syempre parang naiilang ako kasi nga younger siya. Yung hindi ko akalain na ang magiging asawa ko taga-showbiz, si ayoko nga sana, yung ganyan. Syempre sa family niya, medyo nahihiya ako dahil older nga ako. Pero accepted naman kami, walang naging problema. Syempre maraming chuchu, alam mo na, lahat yon pinaglaban namin, dalawa. Parang two against the world. No. Kasi, ano lang po, no, masabi ko lang kasi, di ba, kahit nga outside showbiz eh, aminin naman natin, ang dami ng chuchu, di ba? What more pa na you're inside the same industry, di ba, na medyo alam naman natin na mas marami kasi konting kibot mo, either may picture, may masasabi, kahit wala namang alam talaga yung mga tao. Pero ang galing, yan ang tinatawag natin talaga na kung kayo, para sa isa't isa talaga, ano pa mang hamon o challenges, kaya niyong lagpasan, di ba? Nang magkahawak ang kamay ninyo. Ay, ang ganda naman ito. Tsaka parang while listening to your story, Miss Rita, parang nakaka-MMK din pala. Kasi ganun din, parang young, dito naman, younger naman po yung sa real life ninyo talaga din. In fairness. Now, how will you define love? Slambok na pala yung hat. Lambok pala. How will you define love? Unahin natin si Miss Rita. Aha. Love. Ano ba? Is ko parang ano, no? Lambok, di ba? What's your favorite color? Love. Ano ba?
Love, I think love is the most difficult lesson that God is teaching us. Parang yung mga taong matututo ng real love, true love, konti lang sila, di ba? So, parang to find love is to find treasure. Paano ba? To find love parang is a difficult struggle. Kasi talagang you have to pass many trials para ma-prove mo na love mo talagang isang tao. Ganyan. Ganyan. Totoo. Tama yun. Totoo, totoo. Tingnan ko nga kung nakaka-relate ang mga netizens natin sa mga definition ninyo ng love. At malay natin, sila sumasagot-sagot din sila. Alam mo naman ang mga netizens. Hindi magpapaungos yan. Pao, ikaw. Oo. How will you define love? Siguro love. Sila sumasagot-sagot. Kaya niyong lagpasan. Ay, kaya, pinipili niyo pa rin yung isa't isa. Kahit anong bigat man ng problema dumadating sa inyo. And love, sa para sa akin yung love, ano din yun? Forgiveness, patawad. Kasi para sa love, para mapatunayan mo mahal yung tao or mahal ka ng tao or mahal mo yung tao, parang ano eh, maraming patawad na kailangan gawin dyan. Maraming sorry. Maraming I forgive you. Yun ang love para sa akin. Pero ang galing. Oo, ako nga, nung tinanong ko nga yan sa inyo, sabi ko nga, oo nga no, ano nga ba talaga ang definition ng love? Because I remember, nung may radyo pa at umi-ere pa ako sa MOR for almost 10 years na every night, halos laging ganun yung hinihingi ng mga callers, ng mga listeners na nasawi sa pag-ibig, na in love, tapos parang niloko, may pinagdaanan, ganyan. Never ako nagbigay ng answer based on sa, siguro sa experience na i-share ko sa mga listeners, ganyan. Pero I always believe na we all have our own different love stories, diba? Magkakaibe, hindi pwedeng parehas yung love story ko, ni Pao, ni Miss Rita, ng mga viewers, kapamilya natin. Because pagdating sa pag-ibig, di ba, walang tama o walang maling sagot, di ba? Napaka-drama ng pag-ibig, pero exciting siya. Pero tama si Miss Rita na pag nahanap mo yung isang treasure, which is aminin naman natin, napakahirap, kahit mag-hukay ka ng mag-hukay na mag-hukay, hindi yan isang araw mo makikita. Ang daming dugo, pawis, at yung feeling mong susuko ka na bago talaga makita mong kumikinang yung lupa na nandun talaga siya. So, yan guys. Let's all continue spreading love and ipagpatuloy din natin ang paniniwala dito at huwag tayong susuko. Diba? Kasi darating at darating yan, huwag nating madaliin. Meron taong nakalaan para sa atin. Ako po si Sinayda Seba. Dito po. Sorry. Umagang kay ganda. Umagang kay ganda na pala. Dahil ang mga bituin ay gabay lamang, meron tayong free will gamitin natin ito. Chores! Oo, grabe. Ang sarap talagang makipagkwentuhan. Especially pag sa mga taong malapit sa'yo. And sobrang kumakalabog yung puso ko. Kasi, yan no, tinititigan ko si Miss Rita sa screen. Na-happy talaga ako ng bonggam-bongga. Ganyan. Miss Rita, pa, i-invite parang natin. Parang hindi mo na kung tinititigan mo eh. True, tinititigan ko po kayo. Mukha lang pong hindi kasi nga chinitan-chinita po talaga ako. Hindi ko kaya po yung gano'n na gano'n po. Pero alam nyo, may nagpadala ng 45 stars sa live natin. Ang bongga. Thank you naman sa pa 45 stars. Ruel Balanoyos, maraming salamat sa iyo. May nanunod sa atin si Joseph Pamat from Honolulu. Tapos si Leila Ocampo, ABS-CBN, MMK Maganda. Shout out from Zamboanga, Sibugay, Rihanna, Kate. Ayan, ang dami nakatutok. Meron din from Simona from New Mexico. Antari talaga ng mga TFC subscribers natin. Tutok na tutok sila. Sabi ni Charlina Magikay, aabangan ko po ito sa Sabado with more emojis. Ayan. Wow, Miss Rita, invite natin sila para panoorin ang second part of hashtag MMK Epilogue of Law.
Ayun po, samahan nyo kami sa pagpatuloy ng kwento nila Ivy at Carl. Handa na ba sila to fight for their love? Oo nga. Kinaya kaya nila? Yan ang mapapanood nila ngayong Sabado kung sila ba o hindi, di ba? So mapapanood ang second part ng Epilogue of Love ngayong Sabado, April 17, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online, Live, I Want TFC, at A to Z Channel 11. And syempre, mga kasama, directed by Direk Raz De La Torre, makasama din namin dito sila Sir William Lorenzo, JB Agustin, Luke Alford, Sophie Reyes, Aisel Serrano, and Batit Espiritu. Ang pongka. Nakakatuwa. Yes. Gamitin po ninyo yung official hashtag. Hashtag MMK Epilogue of Love. Kita kids, mga kapamilya. Tapos, mag-tweet po kayo. Tapos, meron din akong Laika account. MS Rita Avila. Yun din po ang account name ko sa Instagram. Tapos meron din po akong Rita Avila sa Facebook para makita niyo naman po yung mga sinusulat kong mga libro pang bata. Bili kayo ha. True. Ayan. Oh, speaking of Laika, guys, may Laika din ako. Hanapin niyo po. Jai Ho. Tapos, ano, shout out Travel Thai. Baka naman. Travel. Baka naman sinout out talaga. Oo, di ba nga? At syempre, pa-max rate na din ang mga pictures namin nila, Miss Rita. Ay, may like ka din, Pao. Ako po? Mm-mm. Yes, follow niyo po ako, Bogart75. Ay, bongga. Nakakapang-ML lang pangalan. labanan sa ML talaga yung pangalan. Kasi in all fairness, ang Bogart ka pala doon, ha? Sige, why not? In fairness, masabog ka dyan. Oo, truly. Gusto ko pong malaman, syempre Miss Rita, how's your first ever hotspot life experience? Oh, syempre happy ako. Tsaka nasilayan ko ang beauty mo, no? Tapos ang ganda-ganda ng boses mo. Wala po ito, Miss Rita. Ay, come on! Naging cartoons yung boses. Nagpapakita ang gilas sa mahusay na actress. Ha? Sorry. Thank you, Miss Rita. I hope sana sa susunod personal naman para makapag-challenges, challenges din tayo. Ganyan. Okay, thank you. Totoo. Eh, pero nakita ko pala, yung dun sa sinabi kayo ni Miss Rita, alamin sa episode sa Sabado kung ano nga ba talaga ang kahahantungan ng istorya. Totoo, may question talaga sa isip namin kanina dito sa bahay. Kasi parang nakita ko dun sa hapagkainan, yung kumakain yung mga anak, yung apat na anak, di ba yun? Tapos si Pao nandun din, parang tinitimpi-timpi niya na yung sarili niya kasi ina-attitudean siya nung mga anak. Oh, alam ko, di ba? Nanunood. Siyempre naman, that's my girl yan eh. Di ba? Oh, wow! Ay, nakapag-invite na pala. Nakapag-promote na pala. Tatanungin ko sana ulit ikaw eh, kasi, di ba? First time kasi ni Miss Rita, ikaw kasi madalas ka na dito. Kamusta ang hotspot na pagsasama natin ulit, Pao? Siyempre, Jai, masaya. Halos every month tayo magkasama dito. Oo, di ba? In fairness. Kahit dati, di ba, Jai, nung hashtags, parang ang dalas namin sa MOR nun eh. Tapos ikaw lagi, ganyan. So, masaya. Masaya na hanggang ngayon na guest pa rin ako. Oo naman, nakakahiya naman sa akin, di ba? Kung hindi ka mag-guess, di ba? Nakakahiya naman yun. Miss Rita Avila, mga kapamilya, first time dito po sa Hotspot LAV Live na Live. Of course, Paolo Angeles din po. Supportahan po natin. And again, huwag po natin kakalimutan na gamitin ang ating official hashtag on Saturday. Hashtag MMK Epilogue of Love. Tama ako, di ba? Oh. Yes. Tapos, yes, diba? Yes, kapamilya, sa mga nagpadala ng stars, sa mga nanood po sa atin ngayon, sa mga nag-share po ng video, thank you po sa inyo. Laging tatandaan, stay safe and stay healthy. God bless you all. God bless us all. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jai Ho at ito po ang Hotspot, L-I-V-E, live na live. Bye, mga kapamilya! Yeah.